habang gumagawa kami ng dokumentaryo sa isang komunidad sa Metro Manila. Nakarating sa amin ang impormasyon tungkol sa isang batang 11 taong gulang. Base sa mga kwentong narinig namin, madalas pag-alagala ang bata at posibleng biktima ng pang-aabuso. Para alamin ang buong kwento, hinanap namin ang kanyang pamilya para humingi ng permisong makausap ang bata. Nais rin naming mailapit ang kanyang kaso sa mga otoridad. Sa gitna ng gabi, naabutan naming pag-alagala sa kalsada si Angel. Sa loob ng 2 taon, mag-isa nang binubuhay ng bata ang sarili. Nag-alagala po. Nangihingi na lang ako. Pinapakain. Dapat ay nasa grade 5 na si Angel. Pero ni minsan, hindi siya nakapasok sa eskwela. Hindi pa po ako nag-aaral. Kahit kailan, hindi pa po ako nag-aaral. Gusto ko po mag-aaral kasi wala lang kami pang-aaral. Pero bakit nga ba nag-iisa sa kalsada si Angel? Kwento niya, parehong nakakulong ang mga magulang niya dahil sa paggamit at pagbebenta ng illegal na droga. Sino unang nahuli? Papa ko po. Andun kami sa bahay namin nun, tas na. Nahuli siya bigla. Pagkagising namin nang may pulis na may pumunta na. Nagbebenta siya ng shabu. Nagbenta niya ng shabu. Nahuli na siya. Ano kaya iyak na iyak kaya si mama? Yung unang iyak ni mama, ano ni imutay kaya si mama? Ikaw umiyak na? Oo. Iyak na iyak nga ako eh. Naglumpas iyak sa bahay. Sinong sununod na hinuli? Mama ko po. Ano nangyari nung sa mama mo? Droga po. Nakita mo na ba uli yung nanay mo pagkatapos nun? Hindi pa po. Simula nung naaresto siya, hindi mo pa nakikita nanay mo? Sino na ang kasama mo simula nung maaresto nanay mo? Ano? Lola ko tsaka mga tita ko. Parang kumusta na yung naging buhay mo nung wala na yung nanay mo? Ano na nangyari? Ang masaklap, kailangan raw ngayon gumawa ng paraan ni Angel para makakain. At habang nagkikwento si Angel, sinabi niya sa amin kung ano ang pinagdaraanan niya. Binibigyan nila ako ng pera para mabuking nila ako. Para mabuking? Saan ka dinadala? Sa mga madilim. Yung mga bata, nagpapadyak. Tapos yung nagbabangka. Binibigyan nila ako ng pera. 20, 5, 10, 2. Tapos anong ginagawa mo dun sa pera? Pinapakain. May pagkakataon din daw na tinatakot siya nang nanghalay sa kanya. Pag ayoko, papatayin daw nila ako. Pag hindi daw ako sumama, matakbo na lang ako. Kumpirmadong naging biktima siya ng prostitusyon. Sa mga panahong nasa kalsada siya, nangyayari ang pananamantala kay Angel. Dahil sensitibo ang mga sumunod na kwento ng bata, pinili naming hindi na ito idetalye. Pero oras na malaman ang totoong kalagayan ni Angel, agad naming nakipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development at sa isang NGO para matulungan at ma-rescue ang bata. Ang mga kinuwento ni Angel, alam ng kanyang kaibigan na itatago namin sa pangalang Nicole, 12 taong gulang. Humingi kami ng permiso sa mga magulang ni Nicole para siya'y makapanayam. Natakot ako ba kasi sa susunod ano nang mangyari sa kanya eh. Lagi na pong ginagawa yung pagka wala siyang pera. Tapos pag ginawa niya po yun, magkakaroon siya ng pera. Tapos kakanta siya, tapos bibili siya ng pagkain para po makakain siya. Tapos atian niya po ko. Sa pakikipag-usap namin sa ate ni Angel na itatago namin sa pangalang Erica, 20 taong gulang, nalaman naming bago pa man makulong ang kanilang mga magulang, naging biktima na ng panghahalay ang kanyang kapatid. Nakapagsampa sila noon ng kaso laban sa nanghalay sa bata. Kinuwento niya po sa akin yon na ganun nga po.
Tapos yung na-rape po siya nun. Sabi niya po sa akin, ate, inano po ako ng ano, ng matanda. Gumanon po siya sa akin. Tapos sabi ko, sinong matanda yun? Yan niya yung nag-ano po ng sidecar. Hindi pa raw doon natapos ang pang-aabuso kay Angel dahil nasundan pa ito ng dalawa pang panghahalay sa bata. Meron pa po yung isa pong uling matanda. Yung pangatlo po, yun nangyari po yun sa kariton po ng ano, sa kariton po ng yelo. Dun po talaga may nangyari sa kanila. Tapos kinuwento lang din po sa akin kasi pinatawag kami sa maritime, dun po sa may pulis. Tapos yung tita ko po nag-file din ng kaso about dun sa lalaki na yun. Dahil kapos din sa pera, hindi nila natutukan ang investigasyon sa kaso ni Angel. Siguro po nandun pa rin kasi hindi na rin po namin napukusan yun. May nagpapadala po ng subpoena, ay ng ano, ng papel, parang subpoena. Kaso lang, hindi namin nilalakad, hindi namin pinupuntahan ng hearing. Kasi nga po, kulang din po financial. Tapos po, may anak din po ako. Patuloy pa rin dinirinig ang kaso laban sa suspect. Siguro nga po, dahil nga po sa wala siyang walang nag-aaruga sa kanya, tapos hindi pa po nakapag-aral, kaya po nangyayari sa kanya yan ngayon. Namimiss mo ba ang nanay at tatay mo? Opo. O lalo na nanay mo, bakit mo sila namimiss? Kasi ano, lagi ako napabayati. Ano yung mga naaalala mo? Kung paano ka nung kasama mo nanay mo? Yung nandito si mama, lagi ako kumakain nun, lagi ako mapera kay mama. Sa ngayon kasi, siyempre nakulong po yung mama namin. Siya po pag-alagala, hindi na po malagaan ng maayos ng mama niya dahil nga po nakakulong. Ang naging epekto po nun, wala na po siyang alam sa mga nangyayari sa kanya. Ipinaliwanag namin kay Erica na kailangang maalis si Angel sa kalsada kung saan siya naaabuso. Pumayag naman si Erica na dalhin ang kaso ni Angel sa DSWD. Payag naman po kami kahit dalhin po siya sa ano, sa DSWD o kaya sa ampunan po para maayos yung buhay niya. Hindi ganyan dahil po pag nag-edad pa yan, pag nagdalaga pa yan, maulit at maulit yung mangyayari sa kanya. Ayoko naman po mangyari uli sa kanya. Dapat po nasa school, naglalaro pa. Hindi po yung katulad ng ganyan naranasan niya. Na-rape ng ganyan, tapos paulit-ulit pa po. Siyempre po, hindi po talaga normal sa isang bata. Sana ganyan maayos na yung buhay niya. Hindi na siya palaboy-laboy. Agad kaming nakipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Office o CSWDO. Kasama ang kanyang ate Erica, nagpunta sina Angel sa CSWDO. So kapag may mga cases ng mga child abuse which are proven to be detrimental and prejudicial to the overall development of the child, tinitingnan natin ang local government unit as the first responders in ensuring that the best interests of the child or the children are promoted and protected. Matapos nilang makausap at malaman ang nangyari kay Angel, nagdesisyon ng CSWDO na pansamantala munang kupkupin si Angel at hindi na muna ibalik sa lugar nila para mailigtas siya sa posibleng pang-aabuso. Hindi ka na pwede umuwi sa inyo kasi kung ganun yung nangyayari. Kasi pwede mo pang umuwi din. Okay lang kahit ayaw mo. Okay lang kahit ayaw mo. Kami naman ang masusunod doon. Kasi para sa best interest mo yun, pwede umuwi. Kasi kung ganyan, na mahirap nang hanapin, tapos hindi namin alam kung saan ka na naman matutulog mamayang gabi. Okay, kesa nag-aalala yung ate mo sa'yo. Hindi naging madali kay Angel na tanggapin ang desisyon ng social welfare assistant. Mula po doon sa ating pakikipanayam doon sa bata, no, na-confirm natin na siya ay at risk doon sa kanyang komunidad. So hindi siya safe doon sa community kung nasaan siya ngayon. Hindi na advisable na siya ay bumalik pa doon sa komunidad. So minabuti na po natin na i-pull out siya at humana po tayo ng ibang shelter kung saan mas mapapabuti yung bata. Since ang ating naman pong concern ay yung best interest po ng bata. Because this might place or this might put a child or a victim in a vulnerable situation that can actually
be repetitive and abusive in nature. So, kinakailangan nating ma-actionan yung mga gantong sitwasyon. Nandito tayo ngayon sa ECPAT Philippines. Bibisitahin natin yung bata kasi ito ngayon yung kanyang temporary shelter simula nung na-rescue siya. Hi po! I'm Maki po from GMA! Kumusta ka na? Matapos ang limang araw sa shelter ng CSWDO, susunduin na ni Erica si Angel para ilipat sa Youth Shelter Facility ng End Child Prostitution and Trafficking o ECPAT. Ang ECPAT ay isang non-government organization o NGO na tumutulong sa mga batang babae na naging biktima ng pang-aabuso at prostitusyon. Upon admission niya, immediately yung intervention plan niya. So, ina-assess kung anong mga pangangailangan niya. Gusto ba matutong magbasa? Educational assistance, mapaprovide namin yun sa kanya. Medical assistance, legal assistance, most especially psychosocial activities para tulungan siyang mag-recover and mag-heal. Marami kayo. Ito na ang magiging bagong tahanan ni Angel. Nandito tayo ngayon sa ECPAT Philippines. Bibisitahin natin yung bata kasi ito ngayon yung kanyang temporary shelter simula nung na-rescue siya. Kumusta ka na? Okay lang po. Anong gusto mo dito? Gusto ko na tumira dito. Feeling mo dito, ligtas ka? Kaibigan mo na ba yung ibang mga bata? Lahat. Lahat sila? Kasama ni Angel sa shelter ang 8 bata na naging biktima ng prostitusyon at sexual abuse. Yung ganitong shelter, ano yung importante na kailangang ma-provide? Lalo na kasi sexually exploited. Those are very difficult cases. Ano po namin is yung temporary protection po. Yung immediate protection talaga na yung pinapokus namin. Tapos later on, healing and recovery po. Yung pinapaintindi namin na mas mabuti na nandito sila. At kasi pinapaintindi din namin sa kanila na may mga karapatan sila. Kasi yun ang nawawala. Oo, yun ang nawawala. Yung self-worth. Oo. Tapos yung dignity, no? Yes, yes, yun yung unang na-erode when you're sexually exploited, eh. Dito lamang nakaraang August 8, kasama ang social worker ng CSWDO, isinailalim si Angel sa isang check-up. Pero dahil sensitibo ang kaso at menor de edad si Angel, minabuti naming hindi na idetalye ang findings ng doktor, alinsunod na rin sa panuntunan ng DSWD. Marami pa mga bata ang posible o di naman kaya ay nagiging biktima ng pang-aabuso gaya ni Angel. Sa isang pag-aaral ng DSWD, tinatayang nasa 60,000 hanggang 600,000 na street children ang nagiging biktima ng prostitusyon sa bansa. Karamihan sa kanila, walang gabay na magulang, hindi nakakapag-aral, at natuto na lang mamuhay sa kalsada. Marami mga factors yung nagsasadlak sa mga kabataan natin sa prostitusyon. Wala silang masyadong knowledge or alam tungkol sa mga bagay na nakaka-abuse sa kanila sexually. Of course, central dyan yung poverty. Minsan nga yung mga bata mismo yung naghahanap ng pagkain para sa sarili nila. Kaya nga nagiging vulnerable sila sa mga ganito klase ng mga oppression and abuse. Ayon sa UNICEF, ang Pilipinas ay pang-apat sa mga bansang may pinakamataas na bilang ng mga prostituted children sa buong mundo. Sinasabi po dito na 1 in 5 children or 22.4% have experienced any form of sexual violence in any activity. Cases of prostitution falls into the category of high risk degree of child abuse, hence requiring or necessitating immediate intervention
such as crisis counseling, temporary protective custody. This is necessary because the child who is under such environment will be vulnerable to repetitive abusive activities that will be detrimental to the overall development of the child. Noong nakaraang linggo, naganap ang hearing sa kasong panggagahasa na isinampa ng pamilya ni Angel laban sa di umano'y nanggahasa sa kanya. Bahaba-haba pang panahon bago madesisyonan ang kaso. It will take years sa kanyang pag-rehabilitation. Importante lang nabigyan siya ng supportive na environment, beneficial sa kanyang pag-heal at pag-recover. Sa loob ng ilang taon, naging pagala-gala si Angel. Kasada ang kanyang naging tirahan. Ang masaklap, dito rin niya naranasan ang maging biktima ng pang-aabuso at prostitusyon. Gusto mo pa bang bumalik sa inyo? Bakit hindi? Ayoko na. Gusto mo rin mag-aral? Gusto ko maging doktor. Pero ngayon, sa wakas, uuwi na siya sa isang bagong tahanan. Kung may kakilala kayong batang nagiging biktima ng pang-aabuso at prostitusyon, maaring makipag-ugnayan sa mga teleponong nasa inyong screen. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion, at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook.